Kabuting-ting, kamusta kayo dyan? Papakita ko sa inyo ngayon paano palit ng ball bulb. Ngayon, nalawagan ko na siya. Ito, nalawagan ko na. Pagka maluwag na siya, pumasok na itong ano mo, flyer, yabi tubo, ipihiti mo lang siya. Walang tagahawak eh. Na siya. Ngayon, natanggal na natin yung tubo. Ito, dalawagan na natin itong nut. Tandaanin lang natin siyang tanggalin kasi baka pag bunot mo sa loob, mahulog sa loob yung bulb niya. So, akit muna ako. Ngayon naman, pagkakabit nitong ano, itong ball bulb niya, lalagyan mo siya ng gatla rito sa ibabaw. Lalagyan mo siya ng gatla. Guide siya, guide. Para kung halimbawa hindi mo nakikita sa loob yung kung nakatayo siya, pagka mayroon kang guide dito, alam mo na tama yung pagkakabit mo. Ang paglalagay nito, ito diskarte ko lang to. Kasi yung iba, pinuputol yung tubo. Pero lalaga rin bakal, gagatlaan ko siya rito. Ganyan lang oh, makikita nyo. Kunting-kunti lang para meron ka lang makita na pantay siya doon sa pinaka bola niya. Okay. Hindi nyo muna ganong sisikipan para may ikot. Lagyan natin siya ng teflon. Tutok lang natin siya, tapos pipihin natin, pipihitin natin sa loob. Ngayon, nilagyan na natin siya ng teflon. Hindi nyo muna sisikipan to. Hindi nyo sisikipan. Palito ang sisikipan natin yung nasa labas. Ito. Ngayon, kumapit na yung tubo. Ito.
ang pag-skip niya dito lang hanggang sa humigpit siya. Ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, naglagay ako ng guide dito. Pansin nyo yun, may gasgas ako dyan, oh. Sabihin nyo yung pinakaibabaw. So, sakto ka na yung ball valve niya. Yan, yeah, pantay na siya. Kita nyo yung ball valve. Ngayon, na level na natin sa loob, higpitan na natin siya. Wala na siyang leak. Hindi lang sila makikita yung tubig kasi masyadong mababaw na yung tubig, eh. Pero mararinig niya yun. Mas masirin yung tubig. So tapos na, yun lang. Ayan, tapos na siya. Ganun lang magpalit ng ball valve na pinakamadaling way na hindi mo na kailangan putulin tong tubo. Karamihan kasi dito sa iba, nakikita ko, papalit sila rito para mapihit lang to. So sa akin hindi na. Ganun lang ang diskarte, pinakamadali. Kasi pagka nagputol ka nito, kailangan mo pa ng pipe welding machine, kailangan mo pa ng extension wire, eh minsan pag sa rooftop, eh, napakahirap magharap ng saksakan. Kaya ganun lang kadali. Init, no? Mainit na rito sa Doha. Pero kaya pa naman.